Assistance para sa mga kababayan nating biktima ng fraud at illegal recruitment sa Milan at ang update sa kababayan nating natagpuang walang buhay sa Saudi Arabia. Yan ang ating tatalakayin kasama si Department of Foreign Affairs Assistant Secretary Paul Cortez. ASEC, magandang tanghali po and welcome sa Bagong Pilipinas Ngayon. ASEC, naka-mute po si ASEC, no? Hindi natin siya marinig. Ayan. Sorry po, pasensya po kayo at po ako sa labas. Pero naririnig po kayo, po kayo lahat. Okay. Magandang hapon po. Magandang hapon, ASEC. Okay, kwentuhan niyo po kami dito sa mga naloko nating mga kababayan po na humihingi ng tulong diyan sa Milan. Ganito po yun. Meron po tayong mga kababayan na akala po nila madaling pumunta sa Italia kung kaya't nagtiwala sila sa mga third parties na nagsasabing, bigyan nyo kami ng pera, bibigyan namin kayo ng papeles para pumunta sa Milan. At binigyan nga po nila ng pera, nakakuha nga sila ng papeles, ngunit nung sila pumunta po ng Italian Embassy para mag-apply na po ng visa, sinabihan sila ng Italian Embassy na fake itong mga documents na ipinasa sa kanila. So, nag-complain po sila sa ating embahada, sa ating konsulado doon, at pati na rin yung mga pamilya dito sa Pilipinas, sa DOJ at sa DMW, para humingi ng hustisya, para mabawi sana nila yung kanilang mga binayad. Each person ho na gusto sana pumunta ng Italia, presumably paid something like 3,000 euros. Marami ho nagsanglaan ng kanilang mga kung ari-arian, mga bahay nila, mga sasakyan. At para lang makapunta ng Italy, only to be told na fake po pala itong mga processes na ito at napunta sa wala yung kanilang mga tao nito, binenta at kung ano-ano pa. ASEC Paul, sa ngayon po, ano bang assistance ang binibigay ng DFA dito sa mga nabiktima po nito? Kawawa naman po sila. Oo nga po. Just a few days ago, pumunta po yung ating isang official, Undersecretary De Vega, sa Milan upang kausapin yung ating konsulado, pati na rin yung mga biktima, yung mga pamilya po na nandoon sa Italia na siyang nagbayad para sa kanilang mga kamag-anak dito sa Pilipinas na pumunta doon sa Italy. At napag-alaman niya natin kung sino yung mga kababayan natin na biktima na ito, kung ano yung modus operandi ng kumpanyang ito para kunan sila ng pera and same time to give them assurance na kung sakaling nangailangan sila ng legal retainer, andyan po ang DFA para tulungan sila kung sa kung anumang klaseng abogado ang kailangan nila. For now, yung mga pamilya po doon sa Italy ay may sariling abogado at pinag-aaralan po ng abogado yun kung ano kung kailangan nilang gawin para tulungan itong mga kababayan natin sa dito sa Pilipinas. Mm. Sir, na-identify naman po natin, no, itong nanloko sa ating mga kababayan at kumusta naman po ang kaso laban sa kanila, sa mga recruiter na yan, at may hawak na po ba tayo mga ebidensya para sa pagsasampa ng kaukulang kaso? Opo. As far as the naming of the companies are concerned, may mga complaints against two companies, Alpha and Golden Power, something like that. Pero hindi pa po na-file ang mga kaso sa kanila. Kung kaya't nagpapatulong po yung mga kababayan natin dito sa Pilipinas with DMW, pati na rin sa ating embahada at sa konsulado doon to determine kung meron nga silang culpability yung mga nanloko naman. Kasi we're sure na yung mga tao dito may partner po sila sa Italia. So, we're working on both ways na to file a criminal case doon sa Italy, to file din a case dito sa Pilipinas. But of course, all of that has to be coordinated. We need all the evidences po para makuha po natin to file an appropriate case, both in Italy, hopefully, and dito sa Pilipinas with the help of DOJ. Okay, sir, sana maayos po yan, no? Kawawa naman po yung ating mga kababayan. Ito naman po sa ibang issue, ano na ang update sa kababayan naman nating natagpuang walang buhay dyan po sa Saudi Arabia? Ano po ang detalye dito? Opo,
Ang pangalan po ng ating kababayan, tulad po na naiulat niyo sa mga ibang balita, ay ang ay si Marjorette Garcia. Tubong Luzon po siya, hindi po pala ito sigurado kung saan. May asawa at may mga anak. Natagpuan po siyang patay at dubuan, kung kaya't, sorry, natagpuan siyang dubuan with a stab wound, kung kaya't itinakbo siya ng pulis sa ospital kung saan namatay na po siya. And as far as we were told by Basi, ay yung suspect o yung supposed perpetrator ng krimen na ito ay nahuli na rin po ng police ng Saudi Arabia at under investigation na po ang kaso. Itong suspect po ay hindi po Pinoy. So ibang lahi po siya at medyo devastated nga po ang pamilya, trabaho si Marjorette. At once the investigation is over, magre-release na po ng documentation ng Saudi kung kaya pwede na rin pong maiuwi ang mga labi ng ating kababayang pinaslang po. Alright, Asik Paul, may pakikipag-ugnayan na po ba tayo sa DFA dito naman sa pamilya ng biktima, maging sa recruitment agency po nito? Yes po, sir. In fact, ang kausap po ng family po at ng employment agency ay ang DMW. Kasama rin po ang buong, of course, sa MWO, sa Alcobar, yung Migrants Office, at saka yung embahada po natin. So sabay-sabay po sila nakikipag-coordinate with the family here in the Philippines, with the employment agency, and of course, with the law enforcement agency as well in Riyadh, to make sure na kung ano man kailangan gawing prosecution against itong pumatay para sa ating mga sa ating isang kababayan, may justisya may bibigay po sa kanya. Sir, panghuli na lang po isang tanong na lang. Ito pong suspect sa kaso ng ating kababayan dyan sa Saudi Arabia, ito po ba ay employer niya o kaibigan o katrabaho? Hindi po employer ang pumaslang po sa ating kababayan. At as far as we know, magkakilala po or hindi po tapos ang investigation, pero sa tingin ko parang co-worker. Kung kaya't talagang we're waiting for the investigation and the results para klaro din ho yung maibalita natin both to the next of kin, sa pamilya, at siyempre sa publiko, sa media. Okay. Maraming salamat po sa inyong oras, DFA Assistant Secretary Paul Cortez.